Ay, hindi kita hinahabol, kuya. Para sa'yo. So, what's up mga brad? Pag-uusapan natin ngayon kung paano ba natin malilesen o ma-eliminate yung issue natin dun sa first vlog natin, which is yung pagiging garalgal ng boses saka wind noise. So, umaga ko sa YouTube ng mga tutorial kung paano nga ba masosolusyonan yun. So, nag-come up tayo dito sa idea na to, pinagsama-sama ko na lang. So, bagong lahat, kailangan natin is gunting, surgical gloves, tapos yung foam, tapos kumuha din ako ng mas malaki pa na foam. Pwede rin dito yung sponge pang hugis ng pinggan, tapos toothpick, bulak, saka masking tape. So ang first step natin is tatakpan natin tong butas na to. Tatakpan natin siya ng masking tape. So yan siya. Tapos, di may mga butas yun. Butasan natin gamit yung toothpick. Di ko makita yung butas. Nakakasin lapat na lapat. So, ulitin nyo lang siya tatlong beses. Bali, tatlong patong. Isa pa. Tapos, next step natin is kuha tayong bulak. Papalibot natin siyang hindi ito. Papalibot natin siyang hindi ito. Yan lang muna natin. Tapos dito sa loob ng gagamitin natin na kumuha ko ng mas malaking po. Lalagyan din natin siya sa loob. Tapos ito. Ang binalot natin. Pasok lang natin siya. Kasi yan, pagka naipasok na natin siya, babalutin siya natin siya na masking tape. Mas maganda kung mai-compress nyo siya. So, yan siya mga brad. Kung mapapansin nyo, dalawa na lang to. Kasi, tatlo pala. Kasi sinubukan ko na siya. Gupit tayo. Tapos ito mga brad.
yung iba ginagawa kasi dito. Isa lang yung ginagawa nilang balot. Pero ako kasi, parang tingin ko mas okay siya kung anong doble. Kaya dinoble ko na siya. So ayun, balot lang natin siya. Ayan, patay. Pilas. So konting ingat tayo sa pagbabalat kasi possible talaga na mangyari ito. Buti na lang may extra pa tayo dito. Balot muna natin. Ayan, nakaisa na tayo. Isa pa. So ayan mga brad, sa pangalawang patong tayo. Kakat ko muna to kasi matagal to. Kasi masira ako na naman eh. 5 minutes later. So ito na siya mga brad. Ngayon, babalutan na lang natin ito ng tape. Itong gawing baba. Ayan siya. Medyo naging bulky siya pero mas okay na to kaysa hindi maganda yung audio quality natin, di ba? So ayun, pagka nagka-time tayo, testing na ulit natin to sa labas para makita nyo yung pinagbago ng audio quality natin. Later that night. So what's up mga brad? So una sa lahat, yung pinakita ko na ano kanina, tutorial kung paano nga malilesen yung ano wind noise sa kanyang pagiging karalgal ng boses. Nakadepende yun sa ano ah, sa kung ano yung nakukuha nyong result tuwing tinetesting nyo. Kasi gaya nga nang sabi ko sa inyo kanina, marami kong pinanood na mga tutorial nga kung paano yung gagawin para malesen yung pagiging karalgal ng boses sa kanyang wind noise. Bali lahat ng napanood ko na tutorial sa YouTube, sinubukan ko yung lahat. So siyempre pagkasubo ko, sinek ko yung result. Kaso anong nangyari kasi sa kanila, ang ganda nung nagiging result, sa akin hindi. So na-realize ko na siyempre kaya siguro ganun kasi hindi naman tayo pare-parehas ng lakas ng boses. At hindi rin tayo pare-parehas ng helmet na ginagamit. Saka hindi rin tayo pare-parehas ng mic na ginagamit. So may tendency talaga na kung ano yung ginawang solusyon ng iba, pagka sinubukan mo, hindi siya 100% na magiging same kayo ng result na walang-wala na talagang window sa kagaralgan. So kaya nga nag-end up ako sa gumawa ako ng sarili kong diskarte, gamit lang yung mga nakita kong materialis na ginamit nila. So kasi baka mamaya magaya kayo sa akin na pag napanood nyo to, tinesting nyo, madismaya kayo kasi sa inyo, hindi gumana. Pero ito din naman sa akin, itong ginawa ko, hindi rin naman talaga siya 100% na perfect kasi kahit paano ito, may garalgal pa rin to sa boses. Kasi natural na kasi talaga malakas yung boses ko eh. Kaya hindi rin talaga maiwasan. Kasi pagka hininaan ko naman, halos hindi nyo na ako maririnig lalo kapag medyo matuloy na yung, ano, yung takbo. Tapos, wind noise. Ito, napansin ko, tinetesting ko siya. Nakailang testing ako talaga. Sobrang dami kong testing na ginawa. Meron pa rin siyang wind noise. Pero, hindi na siya ganun kalakas kumpara dun sa una, sa unang-unang vlog natin. Ay, isa pa lang pala yung vlog natin. So yun, hindi na siya ganun kalakas yung wind noise. Saka yung wind noise nito ngayon, bali naririnig na lang siya. Kapag ang takbo na natin is nasa 50 kilometers pataas.
yun, nagsisimula na siyang makaroon ng ano, marinig yung wind noise na. Kaya ang ginawa ko ngayon, napilitan ako yung order sa ano, sa Shopee noong mic for yung mabalahibo na pinangkocover sa ano, sa mga mic para mabawasan yung wind noise. So ayun, sana kahit pa paano itong ginawa kong video is makatulong din sa ibang ano, sa iba na may ganitong issue din na audio quality issue. Hindi ko rin naman talaga masisisi itong mic ko na kung bakit ganito, hanggang ganito lang yung ano, kaya niyang quality, kasi syempre hindi naman talaga mamahalin yung kasunod na external mic nitong action camera natin na ano, bump up moment for you. Ordinary lang kasi siya na ano eh, na external mic. So huwag tayo ganun mag-expect ng high quality talaga. So kung gusto nyo, pwede naman din kayong bumili ng ano, mga mamahal din. Kaso, yun nga lang, gagastos kayo ng malaki. Kasi yung mga magaganda talaga na external mic, magkano, maabot din talaga ng 1,000. So dito, satisfied naman ako kasi kahit pa paano, pwede naman kasi talagang gawa ng paraan. Nasa sa'yo na lang kung paano mo gagawa ng paraan ng mga problema mo. So para sa akin naman, sabi ko nga, ito talaga, hindi pa talaga 100% na okay. So may mga pagkakataon pa naman ako para mas mapaganda pa yung quality nito. So yun nga pala, since na may oras naman tayo, sigit na natin yung mga shoutout natin dito kasi may mga nagpapang shoutout sa atin, ng mga nanonood sa atin. So una sa lahat, shoutout nga pala sa mga kamag-anak ko, sa mga kaibigan ko, sa mga dati kong kaklase. Salamat sa suporta nyo. At shoutout din nga pala sa ano, sa mga Dims ng Dragoness Mobile. Pasensya na kung hindi na talaga ako nakakapaglaro. Alam nyo namang busy si tayo ngayon. Shoutout nga din pala sa mga nanonood sa atin sa channel natin at sa mga followers natin sa Facebook. Maraming salamat sa suporta nyo. Hindi man pa ganun kalaki yung YouTube channel natin at yung Facebook page natin, nagpapasalamat ako dahil nananatili kayo ng din at sumusuporta sa akin. Sana hindi kayo magsawa sa mga pinagpupos ko. Shoutout nga din pala sa mga bago dyan na nanonood sa channel natin. Kung nagustuhan nyo to, huwag nyo kong kakalimutan na ano, mag-like, mag-subscribe na rin at click nyo yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa nating vlog. At sana nakapagbigay ito ng karagdagang informasyon sa inyo. So yun mga Brad, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong lahat. Ride safe, God bless, peace out. Hindi kita inahabol kuya. Para sa'yo nga pala, maraming salamat ka pala din sa mga nagpost ng tutorial sa kung paano masasolusyonan yung audio quality issue na ganun na wind noise sa kagaralgan. Salamat at nagbibigay kayo ng ano, information sa mga gaya ko na may ganitong issue. Pagpatuloy lang natin mag-share ng ano, mga ganung informasyon para makatulong tayo sa iba. Shout out sa inyong lahat. Ay! Sunduan na naman.